sa mga bawat barko na naglalayag sa karagatan ay mayroon itong iba't ibang klase at according ito sa mga dala nilang produkto. At sa ngayon, onboard ako sa isang bulk carrier vessel at kami ay nagkakarga ng mga solid cargos na mga produkto. At sa barkong ito, bago kami magkarga ng bagong produkto, ay dapat malinisan at matanggal muna namin yung mga residue sa last naming kinarga sa aming bodega. Grabe, ang hirap palang magtali-talinuhan. Sige, tuloy tayo. Speaking of bodega pala, hindi ito yung tambakan ng lumang gamit na nasa bahay ninyo, kundi ito yung marine term o tawag namin sa aming cargo hold. Tulad nito. And for today's video, ipapakita ko kung paano namin ito lilinisan. What's up mga chang? Ito, maglilinis na kami. Maglilinis na kami ngayon ng bodega. So ito yung kadalasang ginagawa namin and may sabihin ko mahirap siya pero worth it kasi may extra. Sa pag-akyat dito, nasa 5 o 7 floor yung aakyatin mo bago ka makarating sa baba. At ito yung tinatawag namin manhole. Dito kami bumababa papunta dun sa bodega. Ang cute ko talaga magsalita. Ito lang naman, papasok dyan. Sabihin natin nasa 5 o 7 floor yung aakyatin. Yung pababa dito okay lang, pero pag paket, walang iya. Mahirap. And ngayon na nandito kami sa Kochi Japan for discharging ng aming kargada. So after this, siguro matapos yung isang bodega, doon na mag-i-start yung aming paglilinis. Ang unang gagawin pala sa paglinis ng bodega is mag-sweeping o magwalis. Tapos itong walisan, ilalagay namin ito sa tunnel bag at tinatapon yung residue sa dagat kapag open sea. Kaya nasusunod pa rin namin yung marpol. At ang susunod nito is magbaldeho ng seawater. Kung papipiliin ka dito kung ikaw yung taghawak ng nozzle o yung taghawak ng hose, piliin mo yung tagahawak ng nozzle kasi napakabigat ng hose na to. Next is ang fresh water. Ginagawa mo ba? It's 7 PM ng gabi and nagbabaldeo pa rin kami. Yung mga tropa, yung mga kasama ko nandun sa baba, hinihintay nilang masanksyon yung... Sir. Hinihintay nilang masanksyon yung tubig kasi nandito kami sa Puerto, hindi namin
matapon yung tubig sa dagat. Overboard tawag namin doon. So waiting game muna kami dito. Pwede na daw yan, sir. Sige na daw. Nagpapadali sila. Sige, oo nga, sir. Yun nga, naghihintay sila sa baba na ma-sanction yung tubig para makakain na rin. Kasi nag-start kami dito 3 p.m. And dalawa pa lang inatapos namin. Kasi hindi pa tapos yung... Hindi pa tapos yung uno tsaka tres na butega. So, boy, si man. Oh, gabi na. Baldejo pa rin. Kaya maging si man. Siguro napapatanong ka kung bakit gabi. Pwede naman siguro pag alis namin dito sa Puerto kami maglinis. Pero pag aalis ka kasi dito sa isang Puerto, hindi mo alam kung maalon o kalmada yung dagat na tatatnan mo pag alis. So as much as possible, dito na namin siya ginagawa kasi syempre walang alon, mas merong safety. And kung maalon kasi at nasa bodega ka, nasa loob ng bodega, na kahit nandiyan ka lang sa taas ng kubyerta, is mahirap gumalaw-galaw. Minsan nakakahilo at minsan nakakatakaw at disgrasya. Bago ka!